Ikaw ba ay may lakas ng loob na magmaneho sa mga matatarik na lugar? O di kaya naman sa mga kalsada na natatanaw mo ay bangin, makakaya mo kaya? Dahil sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang part 2 ng 10 pinakadelikadong kalsada sa mundo. Well, kung hindi mo pa napapanood ang part 1 ng topic na ito, ay ilalagay ko ang link sa description sa baba. Narito ang konting pasilip sa ating part 1. 10 pinakadelikadong kalsada sa mundo. Kaya, simulan na natin. Ang Fairy Meadows Road ay matatagpuan sa Gilgit-Baltistan, Pakistan. Ito ay isang kamangha-mangha at delikadong kalsada na may habang 16.2 kilometers sa gilid ng bundok. Ito ay walang harang o barrier na maaring magprotekta sa mga motorista. Well, sana guys ay mapanood nyo ang ating part 1 dahil siguradong mag-enjoy kayo. At dahil dyan, simulan na natin. Number 10. Sichuan-Tibet Highway. Isa sa masasabi mong napakagandang view na iyong madadaanan ay ang Sichuan-Tibet Highway dahil madadaanan dito ang mga pinakamagagandang lugar sa China at Tibet. Ang highway na ito ay may matatarik na pakyat dahil ang iyong dadaanan ay ang kabundukan. Kinukonekta ng highway na ito ang Chengdu, China at Lhasa, Tibet. Dahil ito ay dumadaan sa kabundukan, madalas ang landslide dito na siguradong magbibigay sa iyo ng kaba. Sa katunayan, marami-rami na ang nasasawi sa highway na ito. Dahil sa mga aksidente na nagaganap, masasabi nating isa ito sa pinakamapanganib na kalsada. Dahil meron itong matatarik na pag-akyat at pagbaba. Mayroon din itong 48 matatalim na palikundaan na siguradong magpapahirap sa iyo sa pagmamaneho. Kaya naman kung sakaling ikaw ay dadaan sa kalsadang ito, kailangan ng matinding pag-iingat dahil isa ito sa pinakadelikadong kalsada sa mundo. Number 9. Route 138 sa California, USA. Tinatawag ding itong The Blood Alley o Death Trap Highway dahil sa sobrang daming naaksidente dito. Ang highway na ito ay may dalawang linya na mayroong maraming pagliko ng kaliwat kanan na walang namamagitan sa dalawang magkasalubong na sasakyan. Kaya naman napakarami talaga ang naaksidente dito. Ayon sa Los Angeles Times, noong taong 1996 hanggang year 2000 ay 56 ang naitalang nasawi, 875 naman ang na-injured na tao, na kung saan 410 dito kritikal ang kondisyon. Sa katunayan nga, noong binansagan itong Blood Alley ng mga tao ay nagtatala ito ng 10 taong nasasawi taon-taon. Kaya naman, ito ay kinukonsidera na isa sa pinakadelikadong kalsada sa Amerika at sa buong mundo. Number 8. Stelvio Pass sa bansang Italy. Ang Stelvio Pass ay ginawa noong taong 1820 hanggang 1825 ng Austrian Empire. Madami na ang naaksidente sa kalsadang ito. Karamihan sa mga naaksidente dito ay ang mga turista dahil ito ay kilala sa pagkakaroon ng maraming magagandang landscape. Kaya naman madami ang bumibisita dito. Ngunit karamihan sa mga turista ay in-underestimate ang kalsadang ito dahilan ng pagkakaroon ng aksidente. Ang kalsadang ito ay nasa halos 2 kilometro ang haba. Pero pangunahing rason ng mga aksidente dito ay ang mga sigsag na pagliko nito. Sa katunayan nga, isa sa pinakasikat na racer noong 90s na si Sterling Moss ay nahirapan umakyat sa kalsadang ito. Kaya wag na wag mong baliwalain ang pag-iingat sa kalsadang ito. At maging alerto ka palagi para maiwasan mo ang aksidente gaya na madalas na nangyayari na aksidente sa Stelvio Pass. Number 7. Halalabad Kabul Road. Ang kalsadang ito ay makikita sa bansang Afghanistan. Ito ay 65 kilometers na biyahe mula Halalabad hanggang Kabul. Marami ang naaksidente sa kalsadang ito dahil sa mga masasikip at malalalim na lusong na kalsadang ito. Karamihan din sa mga driver na dumadaan dito ay mga reckless drivers na kadalasan ay nagdadrive ng hindi nag-iingat na nagiging dahilan ng kanilang aksidente. Sobrang crowded din ng kalsadang ito dahil sa dami ng truck na bumibiyahe. Madalas na nagkakaroon ng banggaan dito na nagiging dahilan ng pagkakalaglag ng mga sasakyan sa bangin. Sa sobrang dami ng namamatay sa kalsadang ito, hindi na matiyak ang tamang datos kung ilan na nga ba ang namamatay sa kalsadang ito. Number 6. Trollstigen Road sa bansang Norway. Ang kalsadang ito ay madalas na dinadaanan ng mga turista dahil sa sobrang ganda ng view habang ikaw ay nagmamaneho sa kalsadang ito.
Ngunit nanaisin mo pa kaya ang magmaneho sa kalsadang ito sa sobrang dami ng naaksidente dito? Ang Trollstigen Road ay binansagang The Troll's Path dahil ito ay nasa kabundukan ng Norway. Meron itong malalim na pababa ng bundok na kalsada, gayon din ang matatarik na paket dito. Kadalasan din nangyayari dito ang mga rock slides na nagiging sanhi ng aksidente. Ang kalsadang ito ay mayroon ding 11 malalim na pagliko o tinatawag nilang 11 hairpin turns na kung saan napakahirap i-drive dahil na din sa mga one-way lane lamang ang ibang parte ng kalsadang ito. Madalas din na nagkakaroon ng zero visibility sa kalsadang ito at napakadelikado lalo na tuwing gabi. At dahil sa unpredictable weather ay binubuksan lamang ang kalsadang ito tuwing May hanggang September. Sa kabila ng dami ng aksidente sa lugar na ito ay patuloy pa din ang pagdagsa ng mga tao dahil sa napakagandang view sa kalsadang ito. Number 5. Canning Stock sa bansang Australia. Naranasan mo na bang magbiyahe ng napakalayo at kung minsan ay inaabot ka ng ilang araw? Alam siguro natin ang hirap sa pagmamaneho ng malayo. Nanaisin mo bang mag-drive ng nasa 1,800 km ang layo? Isa sa pinaka-isolated na kalsada sa buong mundo ang Canning Stock Route na matatagpuan sa Australia. Nasa 1,850 km ng disyerto ang rutang ito. Ang mga bumibiyahe umano dito ay tumatagal ng 3 linggo para makatawid. Kaya naman, kakailanganin mo ng maraming supply ng tubig, pagkain at gasolina para mabuhay ka sa kalsadang ito. Kailangan ng mga drivers na dumadaan sa kalsadang ito ay may alam rin sa pagkukumpuni ng sasakyan. Dahil kapag nagkaroon ng problema ang sasakyan mo, ay siguradong ikaw rin ang siyang mag-aayos nito. Dahil isa itong remote at isolated na disyerto. At dahil ito nga ay disyerto, asahan mo na sasampal ang init na mararamdaman mo. Kaya kung nais mong dumaan dito, ay kailangan ng matinding paghahanda. Number 4. Sojila Pass sa bansang India. Ang Sojila Pass ay daan sa mataas na bundok sa India. Ito ay nasa pagitan ng Ladakh at Kashmir. Ang kalsadang ito ay may taas na lampas 3,500 meters. Masasabi natin na sadyang napakadelikado din ang kalsadang ito dahil sa malalakas na hangin sa lugar na ito. Madalas ding maputik sa kalsadang ito na nagiging dahilan ng pagkakadulas ng mga sasakyan. Madalas din ang pagulan ng niyebe dito. Kaya naman ang kalsadang ito ay madalas na isinasara tuwing winter season. Madalas na masakip ang kalsada na nagiging dahilan ng pagsisiksikan ng mga sasakyan na nagiging sanhi ng aksidente. Napakalalim ng bangin sa kalsadang ito at wala man lang itong road safety signs na nakalagay para magabayan ang mga drivers sa kanilang pag-akyat at pagbaba ng bundok. Ang kalsadang ito ay may historic na kwento dahil dito umano ang naging daanan ng mga tangke noong 1947 sa Indo-Pakistan War. Number 3. Highway 101 sa bansang Mexico. Ang Highway 101 ng Mexico ay sadyang napakadelikado. Hindi dahil sa may matarik itong kalsada o mataas na kabundukan. Ito ay dahil sa mga krimen na naitatala dito. Ang highway na ito ay nagtatala ng napakaraming car hijacks at kidnapping. Ang mga bus dito ay naharang umano para makuha ang mga taong sakay ng mga sasakyan. Madalas din makakita dito ng mga patay na tao. Ang dahilan ng pagiging talamak ng krimen sa highway na ito ay dahil ito umano ang highway na gumagamit ng mga kartel sa Mexico. Sa katunayan nga, pinagbabawal na ng US government na dumaan ang mga tao dito dahil hindi na makontrol at sobrang talamak na sa krimen. Number 2. Los Caracoles Pass. Snail Pass kung tawagin ang kalsadang ito. Dahil sa sobrang dami nitong slow turns, ang mga truck umano dito ay hirap na hirap sa pagliko dahil sa sharp turns at niyebe. Ang Los Caracoles Pass ay dumadaan din sa bundok sa pagitan ng bansang Chile at Argentina. Halos buong taon na binabalot umano ito ng niyebe o snow. Kaya naman napakadelikado sa kalsadang ito. Wala rin itong mga road signs at bakod na nakaharang sa mga bangin. Kaya naman, dapat alerto ka kung ikaw ay magmamaneho sa kalsadang ito. Ito ay may likong-likundaan at aabot ito sa lampas na 3 kilometro ang haba. At ito ay nasa 800 meters ang taas, above sea level. Kaya asahan mo din ang malalakas na hangin at hamog. At ang ating panghuli number 1, James Dalton Highway. Ang James Dalton Highway ay ginawa para umano sa oil exploration sa Alaska. Masasabi nating napakahirap magmaneho sa highway na ito dahil isa ito sa napakahabang isolated na highway. Halos zero visibility din minsan
dahil sa hamog at lamig ng panahon dito. At ang pinakadahilan kung bakit napakadelikado sa highway na ito ay dahil mayroon itong 386 km stretch na walang gas station, hotel, restaurants at mga establishments na kakailanganin mo pag ikaw ay nagkaproblema sa iyong sasakyan. Well, para sa inyo guys, sa aling kalsada sa ating mga tinalakay ang nais nyong subukang madaanan? Well, i-comment mo na yan sa ating comment section sa baba para malaman namin. At dito na nagtatapos ang ating talakayan. Panoorin mo din ang mga video ito na tiyak na mag-enjoy ka. Once again, this is Kuya Kim TV and thank you for watching. God bless!